Nababahala na ngayon ang ilang mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan dahil sa pagpapakita ng malapitan ng China Coast Guard o CCG sa kanilang isla. Sa video post ng isang netizen sa Pag-asa Island, kitang-kita ang paglapit ng isang China Coast Guard vessel sa lugar. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng kalayaan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang mga barko ng CCG, kundi maraming beses na. Actually po, maraming beses na po ito nangyari. At sa matter of fact po, yung presensya ng ating Chinese Coast Guard sa isla ng Pag-asa na ay alos everyday na huya na nagiging parte ng buhay at saka maituturing po natin na natural na sa mga residente po natin sa Pag-asa. Ang kaibahan lamang umano ay mas malapit ito kumpara sa nakalipas na pag-iikot ito sa lugar. Mas malapit po naging yung pag-ikot ng Chinese Coast Guards po doon sa ating isla. So when I say malapit, ibig sabihin halos nasa bahura ho ng isla ng Pag-asa itong mga vessel po ng Chinese Coast Guards. Hindi rin makapalaot ng malayuan ang mga mangisda sa kanilang lugar dahil na rin sa mga dambuhalang barko ng China. Ngunit ayon sa LGU, mayroon naman silang ibinibigay na suporta para sa kanilang mga residente. Samantala, isa naman si Tatay Ernesto sa nangangisda sa West Philippine Sea na nakaranas na madaanan ng malapitan ang warship ng China. Warship, yan. Minsan magdaan yan magabi. Makita man namin yung ilaw nilan, yung ano, mga nakapula. Kami rin, mag-ilaw rin kami pula. Nadaan lang sila, lapit-lapit lang. Mga warship to ah. Kwento nito, takot ang kanilang nararamdaman sa tuwing dadaanan sila ng warship ng China dahil baka banggain sila ng barko nito. Delikado talaga kay may baka bungguan ka ba? Ganun, baka bungguan ka magabi. Kakatakot din eh. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita at pag-ikot ng mga dambuhalang barko ng China sa Pag-asa Island, ang tanong ng marami, hanggang kailan gagawin ito ng mga barko ng China Coast Guard? Kasalukuyan pang nakabreak ang House of Representatives, kaya naman inaasahang maisagawa yung hiling na pambinig sa Kamara kaugnay ng umano'y gentleman's agreement ang dating Administrasyong Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea sa pagbabalik sesyon at yan ay sa April 29. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, aaksyonan ng House of Representatives ang hiling ni Assistant Majority Leader Jay Kong-Hu na imbestigahan ang sinasabing secret agreement dahil sa posibilidad na pagtataksil ito sa bayan ng dating punong ehekutibo. Bukod kay Representative Kong-Hu, naghain din ang kukod na resolusyon ang makabayan Black lawmaker, House Deputy Minority Leader Franz Castro, kaugnay ng umano'y gentleman's agreement na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ni Dalipe, sumang-ayon ng iba pang House leaders kaugnay ng mga panawagan dahil sa implikasyon ng anumang kasunduan sa Philippine sovereign rights. Anya, layon din itong matiyak ang transparency at pangangalaga sa ating pambansang interes. Magtitiyak naman ang kongresista, committed ang House of Representatives sa pagkakaroon ng komprehensibo at atas na pagdinig upang magkaroon ng linaw sa mga kritikal na issue sa bansa. These are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very... maraming palusot, in other words. Napakahirap makakuha ng sagot sa mga tanong kaugnay ng sinasabing gentleman's agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa West Philippine Sea. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagharap sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCA 50th Anniversary Presidential Forum sa Manila. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng dating administrasyon at maraming palusot ang kampo ng former president. Nananatili ring walang linaw sa mga tanong nito, gaya ng kung may secret agreement nga ba talaga kaugnay ng WPS. Gayun din sa nilalaman nito, bakit pumayag ang Pilipinas dito at ano ang dahilan kung bakit ito isinekreto sa publiko. Naniniwala naman si PBBM na sa ngayon, hindi magkakaroon ng legal liability ang dating punong ehekutibo kaugnay ng umano'y gentleman's agreement. Ito ay dahil wala pa namang ebidensya kaugnay ng sinasabing kasunduan.
cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Okay. Is there a document that is signed? I'd love to see it. Samantala, iginiit ni PBBM na wala itong planong magdagdag pa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa gitna ng umiigting na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Taong 2014 ang lagdaan ng EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 2016 naman ang magkasundo ang dalawang bansa sa pagkakaroon ng limang initial EDCA sites. The Philippines has no plans to open or to establish more EDCA bases. Samantala, tinanong din si PBBM kaugnay ng kasalukuyang estado ng ugnayan nito sa Duterte family. Sa gitna ito ng pananatiling miyembro ng kanyang gabinete ni Vice President Sara Duterte at maaanghang na pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Duterte. At ang sagot ng Pangulo. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policies? It's complicated. Subalit giit nito, hindi nagbabago ang pakikitungo niya kay VP Duterte magmula kampanya para sa eleksyon noong 2022 hanggang ngayon. Sinabi rin sa kanya ng pangalawang pangulo na hindi ito nag-aalala at nagtatrabaho lamang kahit tila naiipit sa pagitan ng kanyang pamilya at ng PBBM administration. Samantala, naninindigan si PBBM sa posisyon nito hinggil sa usapin ng International Criminal Court o ICC kung saan may mga kinakaharap na reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa anti-illegal drug war nito. Walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Kaya kung maglalabas ng arrest order ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte, kaugnay ng mga isinampang reklamo dahil sa anti-illegal drug war nito, hindi ito kikilalanin ni PBBM. We don't recognize the warrant that they will send to us. Umapela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng media na patuloy na ihayag ang mga illegal at agresibong aksyon na ginagawa sa West Philippine Sea na anya ay mahalaga para sa soberanya ng ating bansa.